lahat na pinasukan na sir. Baka sakali kumita. Eh, ano yan? Totoo? Totoo yan? Hindi naman ako. Nakamonetize na kami. Nag-monetize na kaya? Oo. Oh, ay, galing. Magkano? Wala pa po, mahirap pa. Kailangan makabuo ka ng $100 na revenue bago ka makasahod. Nakatipid si pala ko sa akin. Ano lang, basta upload na upload. Walang nagawa mo. So, ayun guys. Welcome back again to my channel. Ito, samahan nyo ulit kami. Maglinis tayo ng kulin, window type, aircon, and non-inverter. Ito mga kapatid. Baka sakaling may ganito kayong unit sa inyong mga bahay, sa inyong mga kwarto, sa inyong mga opisina, at gusto nyo maglinis ng sarili nyong aircon, please guys, tutukan nyo itong aming video. Baka sakaling magkaroon kayo ng idea kung paano maglinis ng sarili nyong aircon. And lagi nyo lang pong tatandaan, safety first lagi tayo guys, at mag-ingat po tayo lagi. Lagi po nating balutan yung mga electrical parts and picturean and videohan para may reference tayo kung paano ibalik. So paano guys? Umpisa na natin itong ating tutorial paano linisin itong ating aircon. So, ayan, no, kitang-kita nyo naman, guys. Sobrang dumi nitong unit na ito. Bali na stock yata ito ng aming kliyente na madumi, kaya pinalinis muna sa amin bago i-stock ulit. So, tutukan yung video namin kung paano namin linisin itong kulin aircon ng inverter. Baka may ganito kang unit sa bahay para magkaroon kayo ng idea kung paano maglinis ng sariling aircon. Ano niya, sagot niya sa akin. Sir, EDSA. Saan sa EDSA? Lang ko ko na yun. May ginagawa pa yun. Sir, tanong ko muna. Tinanong? EDSA ka, tanong ka. Tapos tahimik. Hindi, nasa bahay pa yun. May ginagawa, okay, may ginagawa pa po yun. Ayaw lang niya makuha ng iba. Yung van? Napicture naman lang. No. Sir, sa EDSA, tanong ko. Sabi niya. Sir, nasa SM kami. Saan kaya yung EDSA SM? Kubaw? Sabi ko maraming SM, saan ang SM? SM Kubaw ba? Teka! Naloko to ah, naloko ako. Isip-isip ko, naloko mo ako gato. Sakto-sakto yung kakatapos ng namin. Saan pa ba kayong manggagaling, tapos tinawagan ko. Ano boss, tuloy po ba kami dyan boss? Tapos na mag-usap niyan. Then mo sagot ko, next time na lang, text ko kayo kung ang kailan. Bukas sir, sabi ka ng oras. Hindi ka nagbabayo ng oras. Kailangan yun. Sa negosyo kasi. Pag nag-oo ka, oo na talaga. On time yun dapat. Sa pag nagsabi ka ng unwari, nagsabi ng customer sa'yo alauna, 1 hour before, text mo na. Ikaw sabi mo kasi, message ito alas 12 kaya. Ano na ako sa'yo, nag-message ako sa'yo. Kasi... Pictured na ba ito? Ang inaano ko naman yung address ko. Yun nga sir, yung address. Hindi basta-basta may bigay yun. Sabi ko nga. Okay na? Tsaka puro kagawad yung naging customer mo eh. Diba? Oo.
A few moments later. So ayun guys, running in good condition, testing ulit natin after cleaning. Ipapakita natin sa ating kliyente na before and after, check natin yung unit para malaman natin at maipakita sa kanya, masabi natin sa kanya kung may problema, umpisa pa lang, ma-inform na natin siya. So in this case, after cleaning, okay naman, running in good condition at malamig yung ating aircon. Salamat sa ating customer na nagtiwala sa atin kahit sa Facebook lang natin siya nakilala. Sa Drashell Clinic, salamat po sa inyo. At sa mga napadalan sa aking channel at nagustuhan niyo yung aming video about aircon cleaning, aircon tutorials, pasuyo naman po, pa-subscribe naman po at pa-hit ang notification bell para updated kayo sa videos na aming gagawin about aircon cleaning at sa mga iba pa nating tutorials. Maraming salamat guys!